always do it on my own, so. Mga bro, pag-uusapan nga pala natin ay yung topic na hashtag Dear Future Self, kung saan pag-uusapan natin yung future na oh my god! Wow! Natin na abutin natin yung mga pangarap natin. Pag pinag-uusapan yung pangarap, na unang-unang ko agad naiisip yung magandang bahay. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng magandang bahay simula pa nung bata pa ako. Sunod na naisip ko naman doon yung magandang mga magaganda sasakyan kasi may oh my god! Wow! Hindi talaga ako sa mga sasakyan. Ngayon pa nga lang, parang pangarap ko na talaga na makabili talaga ng isang magandang sasakyan. Kaso na, wala naman talagang pangarap na madali sa umpisa. Lahat talaga ng bagay sinisimulan sa mahirap na gawain. Kaya kung ako, nangangarap ako, sinusulit ko na kasi libre lang naman yung mangarap. You want that you had you could do hindi naman to binabayaran kaya kung mangarap ka parang sulitin mo na lang kasi mangarap ka nga lang hindi mo pa susulit-sulitin, di ba? Kaya gagawin mo lahat para lang matupad yung pangarap mo, yung mga kilos na gagawin mo para matupad to, mag-aaral kang mabuti kasi mga magulang natin. Sila yung unang-unang pumapasok sa isip natin pagka tutuper natin yung ating pangarap. Dahil sila rin yung nagsisakripisyo sa atin, pag-aralin tayo, bigyan tayo ng magandang buhay, at ayaw nilang paranas yung mga mahihirap at sakripisyo din na dinanas na nung sila yung nag-aaral pa. Kaya ngayon, binibigyan nila sa atin yung lahat ng mga kaya nila para matupad yung mga pangarap natin. But months na matupad na natin yung mga pangarap natin, sila naman yung tuparin naman natin yung mga pangarap na gusto nila. Kasi ako, sinasabi sa akin ng magulang ko na pag natupad mo na yung pangarap mo, ibalik mo, huwag kang mahihiyang tumulong sa iba, yun to, sila naman yung tulungan mo. Ako, bago ako tumulong sa iba, uunahin ko muna yung pamilya ko kasi silang yung unang-unang tumulong sa akin nung sisimula pa lang ako mag-aral, sila yung nagtuturo sa akin. Kumbaga sa kanila unang nagsimula yung paaralan ba? Parang hindi sa school dahil wala rin yung magulang ko, wala rin din ako dito sa mundo. Kaya pag natapad ko yung pangarap ko, talagang tutulungan ko sila. Kung saan galing yung bagong strain o uri excuse me po, hindi po yung coronavirus. Bibigyan ko sila ng magandang buhay, hindi ko sila bibigoy na pinagtapos nila ako, at proud na proud ako na naging magulang ko sila dahil sila yung tumulong sa akin. Kaya uunahin ko sila bago ang ibang material na bagay. Pag natulungan ko na sila, tsaka na ako gagawa nun, bibigyan ako ng gagawin yung mga pangarap ko naman. Oh my god! Wow! Kasi tupad mo yung pangarap ng magulang mo, kaya tuparin mo naman yung pangarap mo na gusto mo maging. Yung mga bili ka ng magandang bahay, mga magaganda sasakyan, nakapunta ka na sa ibang bansa, kasama yung mga mahal mo sa buhay, yung mga ganong bagay lang, simple maging bagay lang. Sasaya na ako dahil simple lang naman, maging sa bundo, maging masaya ka lang, okay na. Kasi pag masaya ka, parang hindi kompleto yung buhay mo. Kasi a few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Yung purpose natin sa mundo, sumaya lang talaga, sumaya nang sumaya. Kasi kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya tayo pinabot yung mga pangarap natin. Pag nagtrabaho tayo, kikita tayo ng pera, makakatulong tayo sa iba, mabibigyan natin yung magulang natin yung pera. Sustentuhan natin sila. Sasaya na tayo nun kasi alam natin na natulungan natin sila. Kaya sila rin, sa simpleng maliit na bagay lang, sasaya na sila sa pag dalawin mo lang sila minsan. Pag meron ka ng sariling pamilya, dalawin mo lang sila. Bilan mo ng mga pagkain,
bigyan mo ng pera para rin may panggastos din sila pag bumubukod, mag nakabukod nila na. Kaya simpleng bagay lang, mapapasaya mo na sila. At mararamdaman nila lang yung mga hirap at sakripisyo nila na ng mga bata pa tayo na pinag-aaral tayo, kahit nahihirapan na sila, hindi nila sinasabi sa atin, pero alam natin na nahihirapan na sila. Pero minsan naiisip natin na parang wala naman silang ginagawa dahil hindi nga nila pinapahalata na yung mga ginagawa nila na nahihirapan na sila. Pero sa kalooban nila nun, alam nila na hirap na sila, pero hindi nila pinapansin yung mga ganun yung mga magulang. Kaya nung natupad, pag natupad na natin yung mga pangarap natin, ipahadama naman natin sa kanila na success yung ginawa nilang hirap na nagbunga naman nito. Excuse me po! Hindi po yung coronavirus. Pero meron din mga taong hindi naniniwala na matutupad mo yung pangarap mo. Yung wala silang pakialam sa'yo pag wala ka pong natutulong sa kanila. Hi! Okay. Pero once na matupad mo na yung pangarap mo, once na natupad mo na ito, tapos kumikita ka na ng pera, may maganda ka ng bahay, may maganda ka ng sasakyan, maglalabasan na yung mga taong yan. Manghihingi ng tulong sa'yo. Manghihingi ng pera, mangungutang, pero pag hindi mo sila napangutang, hindi mo sila naibigay ng tulong, nangungingi sila, magmamalaki pa yan, magmaninira pa yan, sabihin, nagkapera ka lang, nagkatrabaho ka lang, hindi ka na marunong tumingin sa kapwa mo. Pero hindi nila tinaisip yung mga nung kami wala, nasa na sila, nasa yung mga taong yon. Pero nung ikaw yung nagkaroon, biglaan silang nagsilabas. Kaya ganun lang talaga yung mga tao. Wala silang magawa sa sarili nila. Nang lalait sila ng iba, ng mama. Maliit sila, pero pagka sila na yung gagawin ng ganun, yung hindi lang matulungan dahil may ginaasikaso ka, dahil hindi mo sila mabigyan ng time, maninira pa sa'yo, sisiraan pa na lalaki sa iba. Kaya at maganda rin na piliin natin yung mga kaibigan natin, yung matutulungan natin. Kasi once na tumulong tayo sa iba, magkakaroon na tayo ng magiging parang malapit na rin yung loob nila. Ah, ito tinulungan ako nito, tutulungan ko rin ito pag nangingitan tulong. Hindi yung puro tayo lang yung tumutulong, hindi naman sa ano, pero lagi tayo yung tumutulong, parang wala naman sila nababalik sa atin, parang tulong lang tayo ng tulong, pero sila, wala lang, kalang, parang hindi lang nila tinatansin yung tulong na yun, na pinabali, wala lang lang din na. Kaya para sa yan, pipili natin yung magiging kaibigan natin. Kaya sa mga nahihirapan na tumupad ng pangarap dyan, tuparin nyo lang yung pangarap nyo para mabigyan nyo ng magandang buhay yung magulang nyo. Ayan lang, sabi ko. Bye guys!